sa mga kalakbay, we are back with another video. So ngayon mga kalakbay, nandito na tayo sa Milan. So this is another part of Italy. So ito nakikita nyo sa harap, this is the Duomo. Parang ito na yung pinaka-center nila dito. Bali, ang Milan ay the second most populated city here in Italy. Ang first is Rome. Yan, grabe tayong tao. Buti nga maaraw na, kanina maulan-ulan eh. And so, grabe, napakaganda ng Duomo. So, this is the home also and known as one of the fashion capital of the four capitals na meron tayo. So, ang London, New York, Paris, and Milan. So, yan, dito hino-host yung mga fashion week. Kung nakita nyo kay Heart Evangelista, dito yan. So, dito rin yung movie nila Claudine and Piolo. Yan, dito rin yan. Napakaganda. Yan, so we're here at Duomo ngayon. So ito nakikita nyo dito sa loob, ito yung galeria. So nandiyan yung mga kainan, shopping center. Yan mga kalakbay, so itong Milan is known for the home of the sikat na brands na kilala natin sa Pilipinas. So yung three mainly na kilala ko ay Armani, Versace, and Prada. So meron pang iba na hindi ko alam kung meron sa atin sa Pilipinas. Pero yan, for sure kilala nyo yung mga brands na yan, meron tayo sa Pilipinas na. So ngayon, papunta tayo dito sa galeria ngayon. So dito, pwede kang mamili ng mga luxury items, yan, meron sila dito. Tapos itong nakikita nyo sa Duomo, ewan ko kung nakikita nyo sa may taas, pwede kayong umakyat doon sa may tuktok. Parang merong daanan paakyat, maganda sana yung experience kasi hindi ko alam kung paano. Yan, pasok muna tayo mga kalakbay, let's go! Kaya sa mga kalakbay, nandito na tayo ngayon sa galeria. Yan, ito yung loob ng galeria ngayon. So, punong-puno siya ng mga coffee shop, ng mga luxury items, mga yan, Saint Laurent, Longchamp, Chanel, iba-iba eh. So, hindi ko lang alam kung tama yung banggit natin, pero yan. Yun, no? Pwede ka mag-dine out dito sa Motta. Motta. Yan, LV. Sa atin may LV, pero ano lang, Luviloso. Gago! Dito, yan, Gucci. Talagang mga, yung mga sikat na brands na napakamamahal pag dinala mo sa Pilipinas. Yan, so this is, ito yung gitna ng galeria nila. Sheesh! Angas! Napakaganda. With the nice paintings on top. Wow. So, makikita mo rin na ang linis-linis dito sa park dito. Talaga kasi talagang tourist attraction siya. May ang Armani, Sabini yan. All right. Lakad-lakad lang tayo dito mga kalakbay. Let's go. Kaya mga kalakbay, so nandito tayo ngayon sa Ferrari shop. So isa rin siya sa sikat na shop here since ang Ferrari is made in Italy. So nakikita nyo itong parang vending machine na yan. So vending machine siya, pero ang pwede mong kunin ay mga laruan. Yan, Ferrari made. So this is authentic Ferrari made. So sa tinanong natin kanina, the small one cost 25 euros and the big one cost 50 euros. Yan. Grabe, napakaganda. Yan. Grabe, kakaiba yung vending machine. So, kung di nyo rin alam, dito sa Italy made ang Ducati, Aprilia. Yan. So, dito yan. Alfa Romeo, Maserati, yung mga sikat na brands. Dito yan sa Europe. Pero yung kakabanggit ko lang is mga Italian made. So, Germany is BMW yan. Very good na machineries natin. Kilalang kilala. Yan, ikot pa tayo ngayon. Let's go. Yan sa mga kalakbay, pumasok muna tayo dito sa may loob ng Ferrari shop. Dito sa ground floor nila ay meron silang parang mga display dito na ito. Katulad nito, if you follow F1. So, meron yung, ito yung steering wheel ng F1 car. So, meron din silang replica ng helmet ni Carlos Sainz. Yan. Grabe. Kasi may mga replica ng mga Ferrari cars. So, meron din yung Mubadala Abu Dhabi na uso yan ng F1 din. So, may maliit na version din ng helmet ni Carlos Sainz. Sheesh! Ganda.
So, nakapunta na rin tayo sa Ferrari World sa Modena. So, yun, sobrang ganda. Soon sana makakontent din natin yan. So, hindi ko lang alam kung pwede mag-shoot sa taas. So, pinakita ko lang sa inyo yung mga display dito. Yan. Sheesh! Ganda oh. Sobrang detalyado. Kaya sa mga kalakbay dito sa top floor, makikita nyo itong naka-hang na F1 car. So, this is the old F1 car. Grabe talaga yung Ferrari. Napaka-angas. And so, iba-ibang luxury items din. So, first time ko lang din nakakita ng luxury shop ng Ferrari mismo. So, iba-iba siyang mga damit. So, meron din dito sa baba. So, mainly nandito sa ground floor yung mga damit. So, doon tayo galing kanina. Yun yung may mga memorabilia. So, para pinaka mga. Yeah. Grabe. Shish! Kaso, shish din yung price. At least nakapasok tayo. Buti magbabayad sila pwede mag-video dito sa loob. Yan mga kalakbay. So, itong Milan is known din sa mga paintings ni Leonardo da Vinci. So, si Leonardo da Vinci ay ang nagpinta ng The Last Supper. So, dito mo rin matatagpuan yun sa Milan. So, yung museum, hindi ko lang alam kung nasaan nakapwesto ngayon yung pinaka Leonardo da Vinci na painting. Sayang, hindi tayo makapasok kasi ang daming tao, ang haba ng pila. Pero nag-ikot-ikot pa tayo ngayon dito sa sentro mga kalakbay. So, pasok naman tayo in the deeper part of the sentro. Let's go! Kaya sa mga kalakbay, nood tayo ngayon ng performance dito sa tapat ng Duomo. Ayan, lagay tayo. Ah, to ano naman si Mami. Bali mga kalakbay, ginawa rin namin ito sa Padova nung nandito kami sa part ng Italy sa Padova. So yan, nag-basking din kami, na-experience din namin. Masaya rin, masayang experience din siya. Kaya si support tayo kay Mami kasi ginagawa rin namin. Ashley! I love you! Thank you so much! See you soon! I love you! Yan mga kalakbay, meron din sila souvenir shop dito na yan, more on football. So kung di nyo alam, itong Milan ay home of the football team ng AC Milan sa kay Inter Milan. So if you follow football, ay for sure alam niyo yung football team. Tapos ito mga kalakbay, ito yung harap ng Duomo. On the right side ay makikita nyo itong museum. Yan. So merong museum dito na dedicated for the history of Milan. Yan. So pag pumasok kayo dyan, yung 22 na binayaran nyo dito kapag papasok kayo ng Duomo, pwede nyo na rin siyang magamit dito sa museo. Yan, nakapasok tayo kanina. Hindi lang tayo pwede mag-video. Yan, so medyo mahigpit sila. Tapos maraming, parang may event sila ngayon dito. Kaya ang daming police. Yan. Kando. Mahal lang kasi. So yan, ikot pa tayo. Let's go! Ang mga kalakbay, hindi tayo makapasok na dito sa loob ng Duomo kasi 22 euros ang price kapag gusto mong pumasok sa loob. So, kapag papasok ka dyan, pwede ka rin umakyat doon sa taas. So, syempre, church is still a church lang naman sa loob. Although, yung loob naman ng mga churches dito sa Europe is sobrang ganda. Pero, sayang din yung 22, marami tayo mabibili sa 22. Ayan, ikot-ikot na lang muna tayo dito sa sentro mga kalakbay. Alright. Yeah, so mga kalakbay, since mahal sa sentro, may pinuntahan tayo ngayon na alam kong pamilyar na pamilyar sa inyo. So welcome to Jollibee Milan! Alright! So ngayon, tikman natin ang lasa ng Jollibee dito. Ito naman mga kalakbay, makikita nyo Cuesta El Mundo de Jollibee. So ito yung mga pwesto ng Jollibee around the world. Pero yung overall feels nung store or same ng Pilipinas. Ito, yan. Yan, so sa lahat-lahat ng in-order natin, bumili tayo ng burger, chicken joy, and spaghetti, ay 13 euros ang aking nagastos. Yan, sa mga kalakbay, ito in-order natin. Alright. So yung masarap yung burger, kalasa niya. Medyo dry lang, pero masarap. Alright!
Yeah, so mga kalakbay, try naman natin itong spaghetti at saka chicken nila dito sa Milan. So, bali, ang una natin to try itong spaghetti. Yung spaghetti nila dito, maganda yung pagkakagawa kasi yung oil na ginamit ay hindi siya katulad ng oil na ginagamit natin sa Pilas. Yun, oh, sobrang sarap. Tapos, susunod natin maya-maya yung chicken naman. So, yan mga kalakbay, grabe, sobrang solid na spaghetti. Chicken naman ngayon, so tikman natin yan. So, mga, yung unang impression ko doon sa manok ay yung balat niya. Hindi siya yung sobrang solid na balat ng Chicken Joy, unlike sa atin sa Philippines. Pero yung chicken is super lambot din. May something lang din na hindi siya parehas doon sa pagkakatimpla. Pero overall naman, masarap parehas yan. So, tikman ko ulit yan. Sarap. Yun talaga, yung sa balat lang yung nagkatalo. Pero okay naman. Yeah, so mga kalakbay, this is a wrap for Italian tour. So this is our last stop. Ito ay ang Milan. So tomorrow ay pupunta na tayo sa Brussels. At malapit-lapit na rin tayo pumunta sa France. So mga kalakbay, abangan nyo yung gagawin natin dyan. Pupunta tayo sa Eiffel Tower for sure. At meron din tayong Disneyland. Yan. So mga kalakbay, abangan nyo yung mga gagawin natin lakbay na yan. So mga kalakbay, if you're new to my channel, please like, comment, and subscribe. And ring yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin pa natin this Europe trip. So mga kalakbay, malapit-lapit na tayo mag 2 months dito sa Europe. At feeling namin ay parang kailan na kami nandito. Yan. So mga kalakbay, so maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating page. And don't forget to stay safe and peace out. Woo!